Silipin na natin ang headlines ng mga pangunahing payagan sa bansa. The Manila Times, Bongbong Sara Team Formidable. Daily Tribune, All Out for Go PDDF. Headline mula sa Manila Standard, Government Year Summit reopening. Banner story in the Philippine Star, in-person classes for all levels eyed in January. Headline naman po ng Manila Bulletin, college face-to-face classes. Okay. Ay, okay na yan ha, at least sa kolehiyo magkakaroon na rin ng face-to-face classes. Lalo-lalo na yung nag-aaral ng medisina, nag-aaral ng nandun ka talaga. Na hindi pwede yung online-online, hindi ka naman pwedeng mag-opera na naka-online ka. O halimbawa, mag-dissect ka ng kung ano-ano. At maraming nakabinbin, nadidelay ang kanilang graduation because of these online classes. Katulad ng occupational therapy, dapat meron talagang OJT. Yung anak ko nga, hopefully by May, matatapos na niya ang kanyang OJT course. Wow. Well, actually, Tito Alz, ang maganda nga, aba, hindi na lamang daw ito limited doon sa mga medical courses, kahit siguro engineering, masko, o diba, culinary, kung ano man ang course, pwede na rin daw yan na gawing face-to-face classes next year po yan. Kaya ang importante sa ating mga estudyante na kung kayo po ay magpabakuna na. Kasi ang maganda, kapag bumalik na kayo sa inyong mga eskwelahan, ay mayroon po tayong protection. Tama yan. Alam mo, at saka iba rin yung social connection, no? Yung makikita mo yung mga classmates mo, iba rin yung dynamics sa maririnig mo sila tuwing recitation. And syempre, yung makakaharap mo talaga yung teacher mo or yung professor mo. Tama ka dyan. Chichi! Alam niyo, in line with what you said dito, Alj, Diane, and Meiji, totoo namang importante talaga na mag-umpisa na ang face-to-face class, although medyo dapat mag-ingat pa rin tayo, ha? Sumunod pa rin tayo sa public minimum public health standards. Pero kasi like, if you really think about it, no, gaya na nangyari sa South Korea, medyo nakakatakot ang mangyari doon dahil after nila mag-open ng economy, ngayon, meron na namang bagong surge ng COVID-19. Kaya mag-iingat tayo. Dahil on top of the face-to-face classes, nag-uumpisa na rin ang ating gobyerno at pamahalaan na mag-rev up ang ating ekonomiya. So kahit na magkaroon tayo ng the new normal, I think dapat importante na lagi nating maalala na COVID-19 is still there. And we need to make sure na tayo ay strong and healthy and at the same time, dapat tayo ay mag-mask. Fee? Well, hindi na ako magpapaka-KJ in a way, bagamat syempre kailangan patuloy na pag-ingat natin, no? Marami kasi sa atin, lalo na yung mga nagsimula sa K-12 programs, imagine nagdagdagan sila ng 2 years para makabunos sa kanilang pag-aaral, and then after that, the last 2 years sa kanilang pag-aaral, and sa bahay pa sila nag-aaral. So, alam mo yun, yung mental health state and of course yung social function, societal function na sana kanilang nakukuha, ay hindi nila na-attain. So this time, I think it's a good news for them na kahit man lang this second sem bago sila graduate, o kaya naman kahit sa graduation, physically magkita-kita sila because it's something na makakatulong din sa kanila na parang, you know, second sem kasi mostly OJT and thesis yan. Kung may integrate nila yung kanilang mga activities sa labas, malaking bagay ito doon sa kanilang pagkatuto mismo. And taray, no? Swing as a prof. Pero kung si Meiji Cruz ang kasama ko sa classroom, hindi na lang. Ayan, no? Importante talaga dito yung minimum health standard. Correct. Kung kinakailangan physically present ka sa classroom, gawin natin para sa ganun, let's live with COVID, iga nga.